Morning mga kadugo, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Ito na yung tinanim namin na puting mais. So madalang po sila mga kadugo in Ilocano is narasay kasi kinain ng manok. Minanok. Yan o. 1, 2, 3, 4. Apat na yung dahon ng mga unang tumubo. Bali, 45 na tudling ito mga kadugo. 2¼ kilos na puting mais ang aming naitanim. Yan o. Dito banda, okay pa mga kadugo. Medyo madami ang naiwan. Pero dun sa banda roon, medyo madalang na. Yan o, okay pa dito. Pero pag banda doon, sa gitna, maraming kawang-kawang in Ilocano. Ayan, okay pa ito mga kadugo, yung ganyan. Pwede pa, pwede pang alagaan. At least, may balik yung pinuhunan ko na 7,500 plus. Ayan o mga kadugo. Ayan, okay pa ito. Mga siguro 2/3 yung naiwan, 1/3 yung kinain ng manok. Dito medyo hindi na maganda sa gitna, malayo-layo na. Ayan, lalo na ito mga kadugo, medyo madami na ang kinain ng manok dito sa banda dito. Ayan. Yun yung mga manok. Kumakain sila. O dito, yan. Ito na yung sakit sa ulo na mga kadugo. Natudling. Talagang madami ang kinain ng manok. Ayan, mga kadugo. Ang kasalukuyang kalagayan ng aming tinanim na puting mais dito sa Bugoy's Farm. Praying na walang dadaan na malalakas na bagyo dito sa aming lugar, nang sa ganon ay hindi masira itong mga tanim namin for this season. Ang gaganda mga kadugo, itong mga tanim na mais na yellow. Oh. Ganyan sana ang ano niya, ang lapit niya ng mga kadugo. Yung puting mais. Itong yellow, hindi naman minanok. Ayaw siguro nila. Iba siguro ang lasa kaysa puti. Mas matindi siguro ang gamot. Ayan o. Kasalukuyan silang nag-e-spray ng herbicide mga kadugo. Halos puro bagong suwi itong mga tanim na sa saging dito sa Bugoy's Farm na ngayon mga kadugo. Oh, mga ano pa lang sila. Mga nasa 3 months. Mga suwi ito nung March mga kadugo. Oh, bagong-bago. Gumanda na dahil nag-uulan-ulan na dito. Kailangan lang lagyan ng abono para yung dahon ay magiging green na green. Medyo malus siya o mga kadugo. So, hanggang dito na lamang mga kadugo ang aking vlog sa araw na ito. Muli,
Thank you so much. 602 subscribers ng aking channel. God bless you sa pagpindot nyo dito sa aking, sa subscribe button ng inyong mga cellphone. Sa mga patuloy na nanonood, sa mga bago, thank you so much. Please comment down below, like, and share. Ingat po tayo palagi. Lagi nating tatandaan, mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Iwala, magtiwala, umasa, at sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. The question is, para makasunod tayo sa kanilang, sa kasalita ng Diyos, kailangan nating magbasa ng Biblia. Bye-bye! I love you with the love of God in the name of Lord Jesus.